Okay, ito maganda yung pag-usapan natin yung PMS. Ang PMS po, okay, binubuo po yan ng tatlong kategory. Maraming nalilito dito sa PMS. Kung ano ba yung PMS, heavy PMS, papaliwanag ko po yan. Ito po ay base po dito sa ginagawa namin. Okay, sa Master Garage. Iba't ibang way po ang mga iba't ibang shop sa pagtatakel nila sa PMS. So you better ask them kung ano po ba yung mga PMS included doon sa kanilang mga package. Ayan. Okay, sa Master Garage, re-reveal lang po namin sa inyo kung ano po yung PMS, yung category niyan, bakit tatlo. At tuwing kailan, ito po yung mga ano natin dyan, ano ba kakalagahan niyan, bakit ginaganyan. Okay, ano bang mabuting idudulot niyan kapag pini-PMS. Yan, ano po ba yung mga, ano ba yung PMS sa Master Garage? Okay, this disclaimer lang po, ito po ay Master Garage standard. Okay. Ang PMS po, PMS. Ano po ba ibig sabihin yan? Okay. Ang ibig sabihin po niyan ay meron yan sa amin na tatlong category. Yung periodic, yung preventive, yung heavy PMS. Yan. Ito pong dalawang to, okay, yan po yung letter P. So, preventive maintenance service, periodic maintenance service. Magkaiba ba yung periodic sa preventive? Yan, magkaiba po yan. Periodic maintenance po, yan po yung measurable by time. Ano ba yun? Yan, sa sasakyan natin. Yan po yung change oil, yan, yung oil filter, yan po yung air filter, fuel filter, spark plugs. Ayan po yung measurable by time na tinatawag. Yung coolant, yan, measurable by time yan. Ano pa po ba? Yung mga power steering fluid, brake fluid, yan. Ayan po yung mga measurable by time. Yan, ibig sabihin, ano po ba yung, bakit po measurable by time? Jawa po, pag nagpa-change oil ka, it's either na whatever, whichever may come first, yung 10,000 kilometer run, 5,000 kilometer run, 3,000 kilometer run, kailangan nyo na po yan magpa-change oil. Yan. Yan po yung mga measurable by time. Ang kasabay po yan, yung oil filter, air filter, yan, ganyan po yan. Yung ATF, yan, measurable by, ano naman yun? Ah, hindi. Ang ATF pala is not measurable by time. Okay. Papaliwanag ko rin po sa inyo. Ngayon, ano naman po yung mga preventive maintenance service? Okay. Yung preventive, sa root word po niyan ay to prevent, di ba? Yun ang root word niyan, to prevent. Yan. Kaya preventive maintenance service. Ito naman po yung not measurable by time. Yan. Gagawa lang po ito para po maagapan na huwag magkaroon ng problema. Yan. Ano po ba yung mga yun? Yan. Ano ba yung mga not measurable by time? Okay, ayan po yung mga ignition coil. Ayan, not measurable by time yan eh. O, diba, preventive lang. Pwedeng i-check. O, pag merong lusot, pag merong leak, palit. Ganoon lang po yan. Ano pa ba yung mga not measurable by time? Yung mga brake pads. Yan. Ito, sa periodic, kasama po dito yung mga dry belts. Yan, dry belts po, measurable by time yan. Meron po yung laps. Yan, ang dry belt po, kapag original po yung sasakyan nyo, is mula 50,000 kilometer run, maximum of 80,000 kilometer run, magpalit na po kanyan, or 4 to 5 years. Yan. Sorry po ha, tumalo na naman ako dito. Kasi namimiss ang look lang yan. Yung mga not measurable by time, yan po yun. Yung mga brake pads, yung mga, ano po, yung sobrang haba ng buhay. Yan, ano pa ba? Yung mga brake shoe, not measurable by time. Kasi kung mapupudpud lang, saka lang po natin yan ginagawa. Ay, kicheck, papalitan. O, ganun naman po yun. Ano pa ba? Yung mga heavy PMS naman. Okay. Ngayon, sa preventive maintenance service nga pala,
Okay, tuwing kailan po ito ginagawa? Okay, ito kasi periodic, alam niyo na po ito eh. Pag periodic, ito po yung kada 3,000 kilometer, 3,000 kilometer run, 5,000 kilometer run, 10,000 kilometer run. Ito po yung mga gagawin, yung periodic. Yan. Ano po yung preventive maintenance service, yung not measurable by time? Okay, minsan po sinasama na po namin itong dalawang to. Pag heavy PMS, yan. Pag sa heavy PMS naman po, i-combine na po itong periodic maintenance at saka preventive maintenance service. Okay, ipagsasamahin na po namin yan. Yan. Kasi po, minsan dumarating po yung sasakyan dito, overage na. Yan. Ano po yung sasabing overage? Yung lumalagpas na po sa 5 taon, pero wala pa rin pong ginagalaw. Ayan na po yung tinatawag na balik alindog program ng Muscle Garage. Yung binabalik na po namin yan sa brand new feel. Yan. Ganyan po yan. So, pagsasamahin na po namin yung periodic maintenance at saka preventive maintenance, mapupunta na po yan sa heavy. Yan. Kasi dadaanan na po yung mga not measurable by time. Ano ba yung mga not measurable by time? Yung mga shock absorber, yung mga pang-ilalim nyo, yan, not measurable by time yan. Mga bearing, shock absorbers, lower arm, upper arm, ball joints, yan, yung mga suspensions, tie rod, yan, steering rack, yun, yung mga stabilizer link, stabilizer bushing, ayan po yung mga not measurable by time. Pinapalitan lang po yan kapag putok lang. Kapag pumutok na, lumagutok. Yan. So, ito na po. Kaya nagiging extreme na po yung aming ginagawa kapag heavy PMS na. Yan. Heavy PMS. So, kailan po ba ginagawa ang heavy PMS? Ayan na po yung combination ng periodic and preventive. Yan. Ginagawa po yan pag nagsimula na po ang 50,000 kilometer run or 4 to 5 years. Ayan. Ano-ano po ba yung sakop nun? Yung ganung pag pinag-combine na to. Ito na po yan. Ayan. Preventive maintenance service. Ito na po yung isa sa mga heavy PMS na ginagawa namin. Okay, nagsimula kami sa change oil, replace oil filter. Ang dami po niyan. Ayan. Lahat na po ng liquids and filters, pinapalitan na po yan. Ayan. Battery inspection, clutch system, ayan na po yun. Diba? At may kasama na pong full system diagnostic scanning. Ayan. Marami po yan. So sa heavy PMS, hindi lang po dyan tayo nagtatapos. Kaya ito ha, ito po yung sinasabi ko sa inyo mga paps. Bakit po inaabot nang maghapon yung PMS ng Muscle Garage. Okay? Kasi po ang heavy PMS namin, okay? 'Di ba ito po nakita niyo na po yung listahan niyan, gagawin po 'yan. Yan. Gagawin po namin 'yan. Isinasama po namin dito yung cooling system. Ayan. Sinasama na rin po namin sa heavy PMS yung cooling system. Yan, kapag naman naka-diesel ka, okay, kapag naman naka-diesel ka, ito, sama rin po yan, under chassis. Ito na po yung heavy PMS sa mga pups. Yan, preventive maintenance service, ito, yung, tsaka itong cooling system, under chassis, at tsaka yung mga major work na tinatawag. Kung diesel ka, EGR and intake manifold cleaning, yan, radiator, replace timing belt, turbo cleaning, ito po. Kaya po sobrang dami ng ginagawa po namin sa Muscle Garage. Kaya sobrang extreme yung ginagawa namin sa Muscle Garage. Bukod pa doon eh, meron ka pang libreng scanning. Ayan. Meron po nakapagsabi nga sa akin eh. Diba? Ang scanning pala dyan dito sa Pilipinas, sa CASA. Okay, minsan pinapipili ka. Ayan. Minsan pinapipili ka lang kung ano yung pa-i-scan mo. Eh, ang dami-dami po niyan na pwede mo iskanin. Sabihin niya, no, meron niyang ECM, ayan, ECM or PCM. Ito yung engine. Ayan. Meron niyang ABS, meron niyang EPS,
So, ito na yung mga basic lang, halimbawa lang ito, EPS, ABS, air, AC, yan, AC, minsan kasama yan sa, pwede mong scan. Ano pa ba yung mga module na meron dyan, marami yan. Meron pang instrument panel, yan, module, yan, BCM, body control module, and etc. Yan, and etc. Okay, etc. etc. Ngayon mga paps, dito pala sa Pilipinas, SRS, yes, okay, lagay natin SRS, airbag, okay. Dito pala sa Pilipinas, sa lintik na yan, okay. Kapag pala nag-pay-scan ka, eh kada isang butas pala nito ay may presyo. Doon lang ako nagtaka. Sir, papay-scan po ako. Ano pong papay-scan nyo? Engine po. Okay, engine. Check. 2.5. Yeah. 3.5, mga ganun yan. Ngayon, pag gusto mong ipacheck yung ABS mo, ibang bayad na naman pala to. Pag gusto mong ipacheck yung EPS mo, ibang bayad na naman pala yan. Diyos ko po, Mariosa. Ganun pala dito sa Pilipinas. Diba? Ibig sabihin, full system scan ka, eh 2.5, 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 at ang inang yan, todas ka na. Ay, sorry. Iniwasan ko nga pala magmura. Oo nga, dyan ako kasi nanggigigil, Pops, pag mga ganyan. Eh, samantalang sa amin, di ba, yung nilalive namin, full system ECU scanning namin, kitang-kita nyo lahat na ini-scan namin, lahat-lahat. O, di ba? Doon pala sa kanila, system selection lang ang ginagawa. O, bahala na sila ron. Okay, God bless. Kanya-kanya naman tayong diskarte. Okay. Ay, kami kasi yung puso namin, nasa inyo eh. Yan. Kaya ganito po yung preventive maintenance namin. Okay? Hanggang aircon po yan. Ngayon, pag gusto nyo naman paggawa ito ng buong buo, okay? Pag gusto yung paggawa ng buong buo yan, dyan po minsan nagkakaroon. Kaya po, ginawa namin yan ng cluster or partition. Okay? Kasi pag minsan po, hindi namin kayang gawin ng isang araw, okay, your vehicle will stay dito sa master garage siya mga 2 or 3 days para po magawa lahat yan. Kasi minsan, okay, kasi nasama niyo yung turbo cleaning, under chassis, yung aircon, yan. Kaya ito po, iniwahiwalay po namin yung menu. Yan, parang menu. Okay, para pag pumunta ka dito, unang system restoration ang gagawin sa'yo. Under chassis lang ba? Sa major work ka ba pupunta? Sa PMS ka lang ba? Or aircon cleaning? Yan, mga ganyan. So, ganun po dito sa master garage. Kaya medyo extreme po yung ginagawa namin dito. Yan, kumbaga busog na busog ka rito. Ngayon, ano ba yung magiging benefits ng, okay, bago tayo doon sa benefits ng nagiging epekto ng PMS, heavy PMS sa inyong sasakyan. Okay. First, yung EGR. Sabi kasi marami nagtatanong sa akin kasi palagi. Tuwing kailan ba nililinis ang EGR? Okay? Ang EGR po, nililinis po yan starting from 50,000 km run pataas. Yan. Basta yan po ang ideal. Yan. Kapag sumobra ka na po ng 100 dyan, or maximum 80, ganyan. Pag sumobra, sobra ka na po dyan, dyan na po nadidisgrasya minsan yung inyong mga EGR. Okay. Sa iba, mga paps, minsan may magka-real talk lang ha, pagpasensyahan nyo na po. Hindi po, yan ang medyo mahirap kapag, live, yan, ganyan. Sa EGR po, ang iba po niyan, okay, EGR lang talaga ang punteryang nililinis. Sa master garage po, sinasama na po namin ang intake manifold, at saka throttle body. Meron pa pong kasama yung ECU, full ECU scanning. Yan. At saka nire-relearn na rin po namin yan. Relearning at saka ito na po yung bago sa package namin ng EGR and intake manifold cleaning. Yan. Medyo may kasama na po yung initialization, throttle body relearning. Yan. Kaya maganda-ganda rin po yan.
Meron din po ang sinama namin bonus. So hindi lang basta-basta AGR lang 'yan. Kung halimbawa naka NB350 ka, pati po yung turbo actuator mo, nire-reload na rin po namin 'yan. 'Yon. So at least 50,000 kilometer run, 3 to 4 years. 'Yan po ang AGR cleaning. So it's all up to you, guys, kung kailan niyo gustong palinis 'yan. Eh mas maganda lang po kasi yung agap-agap. Kaya nga po sinabing preventive maintenance service. 'Di ba? Para po maagapan. Cooling system restoration. Ano po ba yung cooling system restoration? Iba po yung air conditioning, ha, system. Isa kaysa sa engine cooling system restoration. Ang mga points po diyan yung radiator nyo. Okay, kapag ang radiator po ay 5 to 7 years old, yan na po ay subject for replacement. Nakita niyo po yung ano ko nga, sakit lang ha. Sir, anong model po ng NB350 nyo? Anong model? 17. 17? 17, oh. Oh, 17. Ha? Yun, 17. Sige sir, thank you. Oh. Nakita nyo, 17, 18, 19, 20. Apo, Diyos. Bobo sa mathematics yung master, eh. Pasensya na. Apat na taon. O, di ba nakita nyo din po yun sa kanya? Apat na taon, meron ng mga crack. O, pagdating ng limang taon yan, hanggang 7 years, putok po yan, 100%. Ha, di ba? O. Kita nyo po, ha, yung katibayan, kasi ayoko magkukudari ito ng walang, ano, eh, walang basihan. Radiator po niyan ay 5 to 7 years. Kapag sumobra po diyan, bonus na lang po sa inyo yan. Again, punta po tayo dito sa 4 na taon pa lang ang gulang ng kanyang radiator. Yan, pasensya na po kayo, maglilikot na naman si Master. Yan. Okay, ito po yung 4 na taon. Eh, buhay pa nga naman. Yan po. Diba, puro crack na. Apat na taon na po yan. Meron na lang siya, natitirang isang taon pa. Yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mahirap po kasi magkukuda nang wala tayong ebidensya. Diba, puro crack na yun sa kanya, 4 years old pa lang. So meron pa siyang natitirang 1 year. Okay, good. Bahala si sir. Basta kami, sinabi na namin yun, anytime yun, puputok. Okay, puputok po yun ang kusa. Kahit po gaano kaganda yung pag-maintain nyo sa sasakyan nyo, basta't umedad ng ganito na ang radiator nyo, puputok po talaga yan. So ang coolant, pinapalitan po ang coolant tuwing kailan. Yan po ay every 2 years or maximum 36 months, 3 years max. Ayan. O, paano naman malalaman nito, Pops? Kapag expire na yung coolant. Okay, buksan nyo lang po yung radiator cap, amuyin nyo lang po yun. Kapag po yan ay foul odor or amoy kipay, mga ganyan ha. Expired na po yan. Ayan. Pag naaalala niyo si pag may naaalala kayo sa amoy na 'yon, expired na po 'yon. Thermostat, ito laging favorite ni Mang Kanor lalo sa mga urban. Sa mga urban laging tinatanggal 'to ni Mang Kanor eh. O Mang Kanor, makinig ka. Okay, thermostat, lifespan, kailan ba 'yan? Tuwing kailan? Every 5 to 7 years. Kaya nga 'yung mga urban, makalipas sa 5 taon mula pagka brand new, nag-overheat na. Ayan. So, ang gagawin dyan ni Mang Kanor, tatanggalin na to. Ayan, thermostat. Eh, dapang-dapa nga naman yung temperature mo. Pagdating ng traffic, eto na. Sigurado na, magdasal ka na. Tataas ang temperature mo. Ayan, yan ang problema. Ayan, sa mga adventure, Isuzu, okay. Radiator cap. Ayan, tuwing kailan ba yung pinapalitan? Ang radiator cap naman po, okay, ang lifespan po yan ay 5 to 7 years. So, meaning to say, kapag nag 5 to 7 years ka na, di ba, ano ba yung mga dapat palitan pa sa cooling system? So, ang radiator cap, thermostat, coolant, radiator. Radiator, optional yan. Kasi minsan po, sir, mga naririnig kita. Yung radiator po, optional yan. Kasi minsan, pagdating mo dito, saka ka lang bibiglain yan, eh gastos yan. So, ina-advise lang po namin kayo, sir, yung radiator nyo po, kulay brown na, may crack na,
Ipag-ipunan nyo na po yan. Ganun lang naman yun dito. Hindi lang basta-basta palit lang ng palit. Basta sa cooling system restoration, okay, kailan yan ginagawa? At least, tawag dito, 3 to 5 years yan ginagawa. Okay. Ngayon, meron po ko dito nakalagay note. Kasi marami pong mga nagpapagawa sa amin. Okay, kailan lang naman nila nakilala yung master garage, tapos maghihingi sila ng quotation. Ngayon, ang mga sasakyan nila, ilagpas-lakpasan na, 120, 80,000 kilometer run, mga 8 years na, 10 years old na, yan. Kapag po, please note, ito po ang sinasabi ng master garage. Note, engine that reach 50,000 kilometer run up, or 4 to 5 years up are subject for heavy PMS. Ayan, yan po ang nare-recommend namin. Kaya po, pag nagtatanong kayo sa page, ang binibigay po namin ay ganito lahat. Ayan. At meron po doon mga prices na rin. Diba? Ayan po. Ang binibigay namin sa inyo. Ngayon, magugulat kayo. Bakit naman ang mahal? Ha, diba? Bakit? So, dami niyan, umaabot kami ng 15,000, ang dami naman yan, o, diba? Ang daming ginawa, paabot po kami ng 15,000, minsan mataas pa kasi pag may pinalitan, kasi po, nag-lapse na po kayo sa mga periodic and preventive. Ngayon po, pag naglagpas na po yan, nag-heavy na po para maibalik natin yan sa brand new feel. Ano po ba yung brand new feel na tinatawag? Ganito po yan, mga paks, mga sir at mga ma'am. Ito pong brand new sasakyan. Ano ba? Binili mo ito ng brand new. Di ba po, bago battery, bago spark plug, bago ang langis, bago ang oil filter and liquids and filter and so on and so forth, pati mga brake pads, ibinabalik lang po natin yan ng ganong kondisyon. And that's it, bago coolant. O, di ba? Ngayon, ganito naman. Kailan ka babalik? Pagkatapos ng heavy PMS. Okay? Babalik lang po kayo dito sa tinatawag na periodic maintenance. Ayun yung babalik ka kung ang gusto mong gamitin ay mga multigrade na langis. O, yan po lang po ang gagawin natin dyan. Yan, periodic maintenance lang. Yung measurable by time. Changer lang. Tapos na yun eh. Ay, yung heavy PMS, di ba? Heavy PMS, sabihin kailan? 50,000 kilometer run or 4 to 5 years natin ulit yan gagawin. Ganun naman katagal po yun. Diba? Hindi po yan araw-araw gastos. Isang beses lang po yan. Baka sa susunod na turn yan, wala na, hindi na uusin sa sasakyan nyo. Baka naibenta nyo na yan. Ganun po ang katagal, ang lifespan ng heavy PMS. At least 4 to 5 years. Yun. Ano naman ang nagiging benefits, okay, ng PMS sa inyong mga sasakyan? Diba, mga sir, nabasa niyo po ito? 4 to 5 years. Kapag po nagawa natin ang heavy PMS yan, ibig sabihin yan, madadagdag na naman sa buhay ng sasakyan nyo ay 4 to 5 years. Tapos, yan. Kaya yung iba, pupunta rito, wala na, overheat na, nanginginig na makina, palyado na, check engine niya, AGR, o, diba? Check engine ng fuel filter. Paano po? Pinababayaan nyo po yan. Yan po ang problema. Diba? Yan, sa measurable by time. Ganito po yan, ha? Kunyari, naka-diesel ka. Okay, sa gasolina kasi, 100% change oil lang yan, eh. Wala lang iba. Tapos, check na lang tayo ng mga brake pads mo. Baka mamaya, pinanglalamove mo yan. Parang ganun. Pag naka-diesel ka naman, okay, ang kasama naman sa pagbalik mo ng 10,000, yung pag high ace mga Toyota, yung fuel filter sa NB350 naman, 20,000 kilometer na naman yun. Yun sa next naman na changer yun. Ganun lang po yan. Meron nga ang nag-PM sa akin, mga pops, yung NB350 niya siguro natawa-tawa lang siya doon kay master . Nasabi ko sa NB350, okay, iwasan nyo pong gumamit ng mga replacement dyan, ng mga fuel filter. Sabi ko po sa inyo, iiyak po kayo dyan kapag nanginig bigla yan.
biglang namalya yan. Ayun na nga nangyari. Oh, di ba?